10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mga usaping may kinalaman sa pamahalaang Bangsamoro.
Muslim Mindanao. Isang oras ng mahalagang talakayan, hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARM. Radyo Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga, Bangsamoro. Isang oras ng balitaan at talakayan, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Ito ang Radyo Bangsamoro. Live mula sa himpilan ng Brigada News FM sa Cotabato, sabay din tayong napapakinggan sa IFM sa Cotabato at Layag FM sa Maguindanao. Live din po tayong napapanood via live streaming sa ating Facebook page na Radyo Bangsamoro at Bangsamoro Government. Ako po si City Firewoods Abdullah. At ako naman si Mirna Tapadan. Samahan niyo po kami sa isang episode ng Radyo Bangsamoro ngayong araw ng Sabado, October 2, 2021. At narito na ang mga balita sa Balitang Bangsamoro. Init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. At sa ulo ng mga balitang yan, Chief Minister Ahud Ibrahim nakiisa sa selebrasyon ng 48 Kamahardikaan Sintawi-Tawi. Pinangunahan ang groundbreaking sa itatayong fishport. Balitang Bangsamoro. Duterte Legacy Barangayanihan Caravan Towards National Recovery isinagawa ng PCOO at ng Bangsamoro Government. Balitang Bangsamoro. MIPA at BHRC nagkasundo para sa pagpapalakas ng proteksyon at pagsusulong ng mga programa para sa mga katutubong grupo sa BARMM. Balitang Bangsamoro. Mahigit 100 na mga ulama tumanggap ng 3 buwang sahod mula sa Ministry of Labor and Employment. Balitang Bangsamoro. Kauna-unahang Bangsamoro Volunteers Youth Summit isinagawa ng BYC. Balitang Bangsamoro. Dinampong information technology sa rehiyon, sumabak sa 2 araw na konsultasyon para sa pagbuo ng e-government master plan. Balitang Bangsamoro. 5 milyong pisong pondo, ilalaan ng MVHTE para sa konstruksyon ng Municipal Training Center sa Tawi-Tawi. Balitang Bangsamoro. Airport sa Dato Udin Sinsuat, nakatakdang i-turnover sa Bangsamoro Airport Authority ng MOTC. Balitang Bangsamoro. MOH, formal na i-turnover ang 3 barangay health station sa Marawi City. Balitang Bangsamoro. 3 palapag na annex building ng mole, sisimulan ng itayo. Balitang Bangsamoro. Bangsamoro Government naghatid ng tulong sa mga residente ng barangay Malisbong Sultan Kudarat kasabay ng paggunita sa Malisbong Massacre. Balitang Bangsamoro. BPDA, sinimulan na ang pagbuo ng Bangsamoro Food Security Plan. Balitang Bangsamoro. BWC, pinalalakas ang mga hakbang upang wakasan ang gender-based violence sa BARMM. Balitang Bangsamoro. 132 na pamilyang lumikas dahil sa rido sa Mama sa Pano, Maguindanao, nakatanggap ng tulong mula sa Barn Ready. Balitang Bangsamoro. MSSD nagbigay ng tulong sa 20 survivors ng human trafficking.
Balitang Pangsamoro. At ilang barangay sa Sulu at Basilan nakatanggap ng proyektong solar streetlights mula sa Bangsamoro Transition Authority. Balitang Bangsamoro. At sa detalye ng mga balitang yan, bilang pakikiisa sa taunang kamahardikaan Sintawi-Tawi, muling tinungo ni Chief Minister Ahud Ibrahim ang probinsya upang makiisa sa selebrasyon noong September 27, 2021. Highlight sa selebrasyon ang groundbreaking ceremony para sa itatayong fish port sa probinsya na personal na dinaluhan ng punong ministro. Ayon sa punong ministro, ang unang phase ng proyekto ay pinondohan ng Bangsamoro government sa ilalim ng Special Development Fund. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Chief Minister Ibrahim na tulad ng ibang probinsya, bilang pahikisa sa taunang kamahardikaan Sintawi-Tawi, muling tinungo ni Chief Minister Ahud Ibrahim ang probinsya upang makiisa sa selebrasyon. Highlight sa selebrasyon ng groundbreaking ceremony para sa itatayong fishport sa probinsya na personal na dinaluhan ng punong ministro. Ayon kay Ibrahim, ang unang phase ng proyekto ay pinondohan ng Bangsamoro government sa ilalim ng Special Development Fund. Nakita natin na talagang Ibrahim, very important itong project na fish port. Ang pagpasok nito sa gobyerno kasi ay pagpapatuloy dapat ng pakikipaglaban tungo sa isang mas maayos na yung sistema ng pamamahala. Kahit na yung mga isda na nandung pinagpili sa General Santos City dito sa Champanga, dito nang gagaling sa Tawi-Tawi. So, kailangan natin para ma-enhance and ma-develop pa ng mga kabataang Bangsamoro ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila sa kanilang mga courses na kinuha. Inshallah, in 5 years from now or 3 years from now, ay makikita natin ang ating mga youth na isang public servant, entrepreneurship, businessman and businesswoman, and also public official. Malaking pagbabago. Ang una-una, ang pagbabago
ng aming pamumuhay, lupa at langit ang pagkakaiba. Sinabi ko po dahil nung una, maskin hating gabi, pag nasa, may balita kami, may army lumalapit mag-operation sa amin. Lahat ng aming gamit, kinukuha namin, aalis kami. Sa ngayon, masarap na ang tulog namin dahil hindi na kami natatakot sa kapulisan at army dahil kasama na namin sila. Kaibigan na lang sila. Ang nabigyan ng Project Tugon sa amin, mga kabuhayan lang ng pang-araw-araw, yun lang. Binibigyan kami ng kadang buwan, isang sakong bigas, kumpleto ang grocery. Maraming salamat po dahil po kami po ang naka-avail ng inyong tulong at malaking tulong din po sa amin katulad naming mahihirap dito sa barn. At least po, laki talagang tuwa namin sa na natanggap namin ito. Malaking tulong po sa amin itong mahihirap. Samantala, upang maging mas maayos ang implementasyon ng mga programa at proyekto para sa mga katutubong grupo sa rehiyon, lumagda sa isang Memorandum of Cooperation ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs at Bangsamoro Human Rights Commission noong September 30. Ito'y upang masigurong maipapatupad ang mga nakalaang serbisyo at maprotektahan ang karapatan ng mga indigenous peoples sa iba't ibang bahagi ng BARMM. Binigyang diin ni MIPA Minister Melanie Ulama ang pagpapahalaga para sa pagkakaisa tungo sa iisang layunin na maging pantayang tingin sa mga IPs maging ito man ay Kristiyano o Muslim. Magkakaroon din ng mga mekanismo upang umalalay sa mga gagawin. Upang maging mas maayos ang implementasyon ng mga programa at proyekto para sa mga katutubong grupo sa rehiyon, lumagda sa isang Memorandum of Cooperation ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs at Bangsamoro Human Rights Commission ngayong araw September 30. Ito'y upang masigurong maipapatupad ang mga nakalaang serbisyo at maprotektahan ang karapatan ng mga indigenous people sa isa lang ang message ni Minister doon. We are from one root lang. Okay? Tayo nang galing sa isang puno lang. So regardless kung you are a member of IP, Tidaray, or you are a member of a Bangsamoro, iisa lang tayo. So kailangan tayo magtulungan, kailangan tayo magsama para sa ikabubuti natin lahat. So I also like to commend the effort of Attorney Lau and Attorney Deragon. Malaki ang ating pasasalamat at nakita ni Attorney ang isang paraan sa pag-input natin sa ating mga constituent. Lalo-lalo na yung mga kapatid natin na mga indigenous people. Isang 127 miyembro ng Hay'atul Ulama ang tumanggap ng sahod mula sa Government Internship Program ng Ministry of Labor and Employment o MOLE. Pinangunahan ni MOLE Minister Romeo Sema ang pamamahagi ng 3 buwang sahod ng mga benepisyaryo noong Huwebes, September 30. Nakatanggap ng tig 14,850 ang bawat benepisyaryo na mula sa probinsya ng Maguindanao, Cotabato City at 63 barangays ng North Cotabato. Ayon kay Bureau of Employment Promotion and Welfare o BEPW Director Sarah Jane Sinswat, layunin ng programa na matulungan ang mga ulama professionals sa kani-kanilang mga trainings para sa kanilang professional growth. Inaasahang makakatanggap din ng iba pang miyembro ng Hay'atul Ulama sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ang Salanao del Sur. Kung meron silang institusyon, ito na. Tapos meron kami parang coordinator sa kanila, tapos sila yung mag-process ng mga papeles. Sila yung titingin kung sino yung dapat. Kasi dahil sa kanila yung organization, sila yung makakilala. Tapos alam nila kung sino yung dapat na maging beneficiary nito. So kung halimbawa ikaw ay nagkataon na kailangan talaga, tapos kailangan ng training, gano'n. So sila yung mga pinapapasok ng pele. We'd also do the evaluation.
Sa iba pang mga balita, inilunsad ng Bangsamoro Youth Commission o BYC ang kauna-unahang Bangsamoro Youth Volunteer Summit upang maipagpatuloy ang nasimula ng Bangsamoro government sa mga susunod pang henerasyon noong September 28 hanggang 29. Upang maipagpatuloy ang nasimula ng Bangsamoro government sa mga susunod na ilalim, ang nasa 100 youth volunteers na miyembro ng iba't ibang youth organizations sa rehiyon upang sanayin at mabigyan ng oportunidad na maging parte ng pagbibigay solusyon sa mga suliranin sa rehiyon. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang kahalagaan ng volunteerism sa rehiyon at ang epekto nito sa pagpapanatili ng kaunaran at pagsusulong ng progresibong rehiyon. Kabilang sina Saida Menderico, 20 taong gulang at miyembro ng Dagok Sindaw Kalumbayan, at Maria Aiko Diaz, 22 taong gulang mula sa Cotabato State University, sa mga partisipante ng Bangsamoro Youth Volunteer Summit. Inaasahang sa pamamagitan ng programa ay magiging mas epektibo ang mga hakbang ng kabataan sa pagbibigay ng kontribusyon sa kapayapaan at pag-unlad ng Bangsamoro Region. We should be doing it not only for ourselves or not only directly having a benefit from it, but also to have or to contribute in our community and in our society. It's a very broad and a very general idea. But what is good and what we should do is, at least it is in our mind, it is in our heart that we should give back to our community and in our society. Sa pagdating dun sa may tutulong ng mga kabataan, sa contributions ng mga kabataan, as we see naman, no, almost 50% ng mga kabataan natin, lalong-lalo na dito sa BARM, nagko-compose ng whole population natin, no. Yung kabataan, yung may pinakamalakas na puwersa na sektor, no, sa ating lipunan, very proactive, at sila yung napakarami ring mga activities na mga naiisip, mga initiatives na nabubuo sa pamamagitan ng mga malikhaing pag-iisip nila, sa pamamagitan ng mga experience, mga exposures din na binibigay natin sa Bangsamoro Youth Commission, at kung paano din natin sila ine-empower as an effective youth leaders of their communities. Pinaka-goal po natin ay makatulong yung mga kabataan para ma-preserve natin, ma-protektahan natin, at ma-strengthen natin yung gains ng peace process na ipinaglaban ng mga mujahidin, pinaglaban ng mga magulang natin for almost 40 to 50 years para lang ma-preserve yung identity ng Bangsamoro dito sa ating rehiyon. Since I am the president of the Rano Youth Leadership Summit, second batch, is nasasabi ko na makakatulong ito sa pamamagitan ng pagpapromote ng peace sa aming bayan, especially in Llano del Sur. Na naipahayag namin ng mga kabataan na bigyan kami ng karapatan or opportunity para sabihin sa lahat, ipahiwatig sa lahat, iparating sa lahat kung anong kaya namin gawin, kung anong gusto namin iparating para i-change, para baguhin ang aming komunidad. At sa ngayon, nagpapasalamat kami sa lahat ng programa ng BYC. Kasi nga po, nakita namin, bago lang ang BYC at nakita namin ang pagbabago. So I am a Christian representative, a psychology intern from the Cotabato State University. So nakikita ko na grabe ang magiging epekto nito sa akin or bilang sa iba pang mga kabataan, dahil dito is nalalaman natin yung iba't ibang concerns at iba-ibang problem ng mga youth organizations at ng iba't ibang community. And as a psychology intern, ma-assess namin din kung ano ba yung or paano nila i-deal or cope up yung ganitong klaseng mga problems and issues dito sa ating community. Samantala, sumailalim sa 2 na konsultasyon ang 50 information technology personnel mula sa iba't ibang ministries at offices ng BARMM. Nagsimula ito noong September 27 hanggang September 28 sa Cotabato City. Ito'y pinangunahan ng Bangsamoro Information and Technology and Communication Technology Office upang makabuo ng kauna-unahang Bangsamoro e-government master plan. Ayon kay Dr. Jonathan Mantikayan, ang aktibidad ay magbibigay daan upang makabuo ng plano at estratehiya na tungo sa mas maayos na pamamahala sa rehiyon. Well, this is a multi-process, and it takes years actually to complete. So we cannot still fix
when will be the final product, because it will go through the process. So be sure, we must be sure that the process will be nagagawa natin, so that it will be having quality e-governance for the Bangsamoro. So sa pamagitan ng ano ng programa nito, yung Bangsamoro Information Information Community Technology, ma-address natin ang problema natin lahat, especially sa mga program, magkakaroon tayo ng mga data center. So data center natin, isa sa mga tools na pwede makaprevent ng corruption, mapabilis yung mga transformation, information transformation, tsaka yung mga progress natin. Samantala, naglaan ng 5 milyong pondo ang Ministry of Basic Higher and Technical Education and Skills Development o MBHTETESD para sa konstruksyon ng Municipal Training Centers o MTC sa Tawi-Tawi. Ayon kay MBHTETESD Tawi-Tawi Provincial Director Dr. Mariam Nuruddin, layunin nito na paigtingin ang isinusulong na No Bangsamoro Shall Be Left Behind at mapadali ang access sa mga isasagawang skills training sa probinsya. Ipapatayo ang nasabing MTC sa bayan ng Panglima Sugala at Simuno sa Tawi-Tawi na inaasahang makukumpleto bago matapos ang taong 2021. Nakatakdang i-turnover ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang awang airport sa Bangsamoro Airport Authority o BAA ng Ministry of Transportation and Communication o MOTC sa darating na Oktubre. Sinimula ng 3 araw na inventory ng Nakatakdang i-turnover ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang awang airport sa Bangsamoro Airport Authority o BAA ng Ministry of Transportation and Communications o MOTC sa darating na Oktubre. Ngayong araw, September 28, sinimula ng 3 araw na inventory ng mga pasilidad na pangangasiwaan ng Bangsamoro Government. Ito po ay part po ng activity natin. At progresibo ang ekonomiya sa rehiyon. Ito po ay part po ng activity natin sa turnover po ng powers and functions, including po yung mga facilities po natin sa landside area po ng airport sa BARM. Ibig sabihin, ang dalawang areas po ang airport. Ito po yung airside at saka yung landside. Yung landside lang po ang na-turnover sa atin. Nadidevolve. This is in accordance with the RA 11054 po. Yung landside area, still nasa BARM at saka ang airside nasa national. This is the reality na kailangan talaga sa nakakakuha natin na makuha natin yung na magiging full autonomy tayo. Considering that the Bangsamoro, ang masasabi na Bangsamoro, ito sa part of region of Bangsamoro na puro Muslim. So I know I'm very happy. While I am in national, I'm very happy that yung matagal na inintay natin na isa katuparan. Formal na ang itinurn over ng Ministry of Health o MOH ang 3 barangay health stations na may kasamang medical equipment sa Marawi City noong September 27. Pinangunahan ni MOH Minister Dr. Bashari Latif ang turnover ceremony ng mga naturang health stations na nagkakahalaga ng 3.3 million pesos sa mga benepisyaryong barangay kabilang ang East Basak, Bacolod Chico at Amito Marantau. Laking pasasalamat ni Bacolod Chico Barangay Chairman sa natanggap na proyekto mula sa MOH dahil aniya ito ay matagal nang minimiti ng kanilang barangay na sa nakalipas na 26 na taon. Ang mga nasabing health stations ay pinondohan sa ilalim ng Marawi Recovery Rehabilitation and Reconstruction Project. Sisimulan na ang konstruksyon ng 3 palapag na annex building ng Ministry of Labor and Employment o MOLE na nakatakdang ipatayo sa Bangsamoro Government Center sa lungsod. Ito ay matapos isagawa ang groundbreaking ceremony noong Martes na pinangunahan ni MOLE Minister Romeo Sema.
Ito ay pinondohan ng 11 milyong piso at inaasahang matatapos sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Minister Sema, ito ay magsisilbing one-stop shop center upang mapadali ang pagbibigay serbisyo sa mga manggagawang Bangsamoro. Sa nasabing establishmento, magkakaroon ng tanggapan ng Professional Regulation Commission Service Center, Social Security System, PhilHealth, Philippine Statistic Authority at Training Center para sa Bangsamoro Overseas Filipino Workers sa rehiyon. Of course, doon sa nakaangkol naman ito doon sa 12-point agenda of our Chief Minister Akbar Balawag Ibrahim at doon sa palisiya na moral governance then mapalapit sa ating constituents yung programa ng lahat ng ministry, particularly Ministry of Labor and Employment. So yun po yung kahalagahan itong building na papatayo po ng Ministry of Labor and Employment. Of course, with the approval of the Office of the Chief Minister. Kasabay ng paggunita sa 47th taong anibersaryo ng Malisbong Massacre sa Palimbang Sultan Kudarat, naghatid ng tulong ang Bangsamoro Government sa mga residente ng nasabing barangay. Taong 1974 panahon ng martial law na ganap ang Malisbong Massacre. Hindi bababa sa 1,500 sibilyan ang namatay, kabilang ang mga bata, matanda at kababaihan. Ang ilan ayon sa Commission on Human Rights, menolestya bago pinatay ng mga armado. Isa sa mga biktima at survivor si Mariam Kanda, emosyonal nitong ikinwento ang naging karanasan nito na nagdulot ng matinding trauma magpahanggang ngayon. Sa 47th taong pag-alala sa karumal-dumal na massacre sa mga Moro, tinungo ng Bangsamoro Government ang mismong pinangyarihan nito sa Barangay Malisbong sa Palimbang Sultan Kudarat upang maghatid ng tulong sa mga residente. 900 individual ang nakatanggap ng 25 kilos ng bigas mula sa MSSD, 1,200 hygiene kits at 10 kilos ng bigas mula sa Project Tabang, Malong, school supplies at cash assistance mula naman sa BWC. Ang aktibidad ay tinaguriang revisiting the past, shaping the future, ay naglalayong sariwain ang masalimuot na karanasan ng mga Moro sa panahon ng martial law na siyang ugat para sa pakikibaka upang magkaroon ng sariling pagpapasya at maitama ang historical injustice sa lupang sinilangan ng mga Bangsamoro. Ang napakasaklap pa din po, ma'am, na nangyari nung sinabing salubungan. May salubungan nung inilipat na sa Barangay Balyango, next to Kulungkulong, yung kalalakihan na natira na hindi napatay, masaklap po. Dahil yung naiwan ng mga kalalakihan, pinalakad lang yan papunta doon sa Kulungkulong para puntahan yung pamilya. Doon mo makikita yung na hindi mo na nakita yung tatay mo, angkel mo, kasi ang tatay ko, ilan po ang kapatid niya na nakasali din doon. At itong itong activity natin, ito po yung suporta ng Bangsamoro Government, pagpapakita ng Bangsamoro Government na kahit po sa mga communities outside Barm ay kasali po sa mga programa, serbisyo ng Bangsamoro Government, lalo na dito sa ating historical place na Malisbong. Ang Palimbang ay isa sa mga target areas for the Special Development Fund Program ng BARM. So humingi tayo ng sa kanila, paumanhin, nanginita sa ampun, sa sumayatan mo pa kapang ganyan sa timpo na saguna, ng mga ayuda mo niya. Ugaid na, tumuban ito na target. Nakaamong sa Palimbang sa na target for this year for 2021 Special Development Fund Program na ibagangaitan mo na ng mga sustainable livelihood.
Sinimulan na ng Bangsamoro Planning and Development Authority ang pagbuo ng Bangsamoro Food Security Plan para sa taong 2021 hanggang 2025. Pinangunahan ni BPDA Director General Muhajirin Ali ang tatlong araw na aktibidad noong September 21 hanggang 23 sa General Santos City. Ang BPDA ay ang Technical Secretariat ng Bangsamoro Food Sufficiency Task Force na inatasang bumuo ng plano upang matiyak ang isang self-reliant, food-secured at resilient na rehiyon. Samantala, nagsagawa ng dialogo ang Bangsamoro Women Commission o BWC upang pag-usapan ang mga hakbang at plano laban sa gender-based violence sa rehiyon noong Lunes, September 27 sa Cotabato City. Sarhion. Nakikipag-ugnayan din ngayon ang tanggapan ng BWC sa Philippine National Police ng South UPI at DOS upang mabigyan ng agarang solusyon ang tumataas na kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan, particular na ang mga menor de edad. In terms of yung response, meron tayong mga programa. We also have mechanisms. No? We have the IAC at ABAUSI. Sa MSSD naman, meron silang mga programs, specifically yung psychosocial intervention to assist the victim survivors in their recovery. In terms of prevention naman, isang na-identified kanina is, kasi nga we have discussed na despite the loss, the Maguindanao PNP, I would like to highlight, the Maguindanao PNP developed a protocol, a guidelines on how do we respond to and prevent itong cases of gender-based violence. No? So this was developed last year by the PNP with assistance from the Bangsamoro Women Commission and UNFPA. So yung guidelines na yun, yung guidance na yun, very clear na nakalagay doon, once the incidents are already reported to the PNP, hindi na pwedeng isettle, hindi na pwedeng manghialam yung Council of Elders at yung mga barangay officials natin. No? Kung ano yung case na nangyayari sa kanya is, for example, allegedly rape, mag-i-issue ako ng medical request papunta sa RMC. And kapag minor yung biktima, magtatawag, mag-call ako sa MSOW ng Dato Uding Sinsuat. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng relief assistance ng Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents o READY sa iba't ibang bahagi ng BARMM. Nakatanggap ng food packs ang mahigit 100 o 132 na mga pamilyang lumikas dahil sarido sa barangay Manungkaling Mama sa Panu, Maguindanao noong September 30, 2021. Bawat pamilya ay nakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas, 10 dilata at 10 pakete ng kape. Sa ngayon, inaayos na ng local na pamahalaan ng Mama sa Panu at Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH ang rido ng 2 sangkot na pamilya. Samantala, 20 mga kababaihan kabilang ang 5 menor de edad na biktima ng human trafficking ang sumailalim sa orientation on human trafficking and online sexual exploitation noong September 23 at 24 sa Barangay Pusyong sa Dato Uding Sinsuat, Maguindanao. Ang orientation ay bahagi ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD para sa mga survivor ng human trafficking. Ang nasabing biktima ay mula sa Cotabato City at mga bayan ng Sultan Kudarat, Matanog, Dato Uding Sinsuat, Parang, Buldon, Upi, Barira, Talitay, Sharif Saidona Mustafa, Dato Hopper Ampatuan, Dato Piang at Talayan. Sila ay tumanggap rin ng tig 15,000 pisong tulong pinansyal sa pamamagitan ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program ng MSSD. Bukod pa rito, ay nakatanggap din ng hygiene kits, relief goods, educational at transportation assistance ang mga biktima. Base sa datos, mayroon ng 56 o 56 na naitalang kaso ng trafficking in persons mula Enero hanggang Setyembre ng taong 2021 sa buong Bangsamoro Region.
Matagumpay nang na-install sa Sulu at Basilan ang solar streetlights mula sa Bangsamoro Transition Authority sa pakikipagtulungan ng Ministry of Public Works o MPW. Kabilang sa mga benepisyaryo ng proyekto ay ang mga barangays San Raimundo sa Hulo at Badya sa Tipu-Tipu. Ang mga naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF ni na Parliament Members Attorney Nabil Tan at Abdul Mukmin Mujahid. Matatandaang kamakailan ay nagkaroon rin ng kaparehong proyekto sa probinsya ng Lanao del Sur at Maguindanao. At yan ang mga detalye ng balita sa nakalipas na linggo. Mga may init na balitang nakalap sa nakalipas na linggo. Mga pinakabagong update at kaganapan sa Bangsamoro Government. Hatid sa inyo ng Bureau of Public Information, BARMM. Ito ang Balitang Bangsamoro. Social worker, yun ba basan imana na gender-based violence or GBV? So gender-based violence na yaning pambityalan na lango na di mapya agalbakan endo kapambinasa sa kawagid na tao sa upit a kapamagas. So niya ba mga galbakan na mapakay sa lawas, sa akal, sa ganggiginawa endo mga kapadpan na pakapasakit sa tao? So gender-based violence ba niya na madakali upit nin? Adan na to na niya sa pamilya, sa pagingadan, sa galbakan, endo sa nganin-nganin pan. So gender-based violence na mapakay amang ulas apiaten uged na yatatap apakatala sa kawagan banya ng mga babay endo mga wata nya ba i mga upaman akapakasakit siya sa lawas manasuka panuntok sexual sukag kudi na mama sa babay sa di pakaayon pagidsampa ni kalumanin ataw kadi endo kag kudi sa wata sa manggiginawa yanin upaman nakapapagkaya ug kapad kalo sa masakit sa manggiginawa sa kapadataw mengka din katawano at panggalbak sa mga nyaba pakapasakit ataw kapakatala sa mga nyaba ay panudto no insigida sa barangay Bausides, mga barangay official at tao natawag kanu sa MSST BARM Gender Based Violence Hotline sa 0950-7271-396. So kalimpyo sa lawas na masla ipakadabang nin sa katangka sa COVID-19. Kapadagudo, ando kapadpansan ang mga sakit. Mamanggagas tanu sa lima, sa mulot, sa mask, mga tanu sa pwedataw, ando di tanuged lumiyo sa walay. Sunyaba katiga na papadsampay sa kanu na Kamal na Bangsamoro, MSSD, MOH, Regional Darul Ifta, Bangsamoro Information Office, MOSEP, UNFPA sa tabang na Kamalibun sa Australia. Ito po si Minister Raisa Jejuri ng MSSD na nagsasabing, basta alagang BARM, protekado ka. Tengid, miya si makan ra kan lagi do ba babayang ako man. Bad na mi dakal ka. Ano da ke tengid mi dikad di akong busi apa kulay. Sakan man po naib kandali akan si papa kulay. Yang kapiya biya parang ngera kan mapiya kan ug ibu. Alhamdulillah mapiya kami din ki ina. Okay na si ama kan dia kan di mi pitiray sa babya anto na. Bang ka ke babaya si ako kan opasin ko man. Ug pakay puna sa ni Diklas. Ana mapiya na tabang ya kung ka kumang assignment ta kan doom. Aya kanilid na sa mga kamudaan ak pakasagad sang kayak betuan sa mental health illness. Kasabab kuranon o mga bulayo kairan aguso pamilya iran na magaan nakapagpagrilan. Lalayo ng tanong sudi tanong di kasipati kung mga membro o pamilya tanong ago mga bulayo katanong para tanong silan kabgan sa mga pipiya ang sawer. So lumpiyaw akang bubulawasan na kinanglan para kalikayan tanong sa so COVID-19 kapagudua ago supod sa na mga panyakit. Lalayo ng so kapamangunab sa lima kasulot sa mask ikupakay so kapamagubay-ubay. Ukuparo na lalayo ng so katatarag sa wal. Yung kaya kalangkapan na pagisabutan kano abang sa moro sa kapaguluan ni Ron ang Ministry of Social Services and Development, Ministry of Health, Regional Darul Ifta, Bangsamoro Information Office, MOSEP, UNFPA, sa diran di kapagipagugupa sa gobyerno Australia. Ito po si Minister Raisa Jejuri ng MSSD na nagsasabing, basta alagang BARM, protekado ka. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating programa, ang Radyo Bangsamoro. Oras sa Pilipinas, ganap na pong 8:39 ng umaga. Ngayong umaga po, ilang sandali po ay makakapanayam po natin
ang isa sa mga leader ng Bangsamoro government na suking-suki sa pagbibigay ng mga update sa atin ng on COVID-19 updates. Magandang umaga sa iyo, partner. Magandang umaga naman. And of course, partner, binabati natin ng isang magandang umaga ang ating mga tagapikinig, ang ating mga avid listeners sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat, especially po sa ating mga patuloy na sumusubaybay. Yes, maging outside man yan ng Bangsamoro region o ng ating gobyerno ng Bangsamoro government, yung mga nasa Bigo Bar, partner, no? Saying hi po and salamualaikum po sa inyong lahat at sa patuloy na pakikinig ng Radyo Bangsamoro. Yes, partner, batiin muna natin yung ating mga avid listeners. Sino ba yung gusto mong batiin dyan? Yes, partner, no? We'd like to say salam and hi sa mga taga-Purok Awal sa Pansakala. Thank you and sa family ko, partner, no, na nakikinig ngayong umaga. And syempre, binabati ko rin po yung aming mga masugid na taga-subaybay sa may Poblasyon Sultan Kudarat, Maguindanao. Sa may particularly sa may Second Road, Barangay Dalumangkob, Poblasyon. Assalamu alaikum po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay sa ating programa. And of course, partner, balita ko, marami din tayong listeners sa North Cotabato, especially dun sa ating 63 barangays. Yes, and binabati natin, partner, yung mga coordinators ng 63 barangays po. Hi po sa inyo, especially kay sa isa sa mga na-interview ko nung nag-cover ako, si Sir Jimmy Adil. Assalamu alaikum po sa iyo, sir. And sa ating si Sir Kelly Antao. So, siya yung administrator ng 63 barangays. And of course, syempre, partner, yung ating mga frontliners na walang sawang nagbibigay ng serbisyo sa Bangsamoro. Especially sa ating mga healthcare workers na talaga namang nagbibigay talaga sa atin ng serbisyo. Kahit na yung buhay nila yung kapalit, partner, no? Dahil nga dito sa patuloy na krisis na dinadala ng COVID-19 pandemic. Yes, and paalala din sa mga Bangsamoro or even outside, no, na sumunod pa rin po tayo sa ipinapatupad na minimum public health standard upang maiwasan itong paglago or pagdami ng cases sa ating rehiyon. And mag-iingat po talaga tayo lahat. Kumbaga, partner, sumunod tayo sa mga ibinibigay or sinasabi ng ating mga leader. Sumunod tayo or sundin natin yung DIDA solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay at dumistansya ng 1 metro.
lima, but these are all recovered cases ako. Ito pong lima na ito ay itala natin sa probinsya po ng Lanao del Sur. But ito po ay recovered cases at yung pong mga close contacts nila ay wala naman ang pong nag-positive na. At ito po ay monitored ng ating pong mga health workers ng ITSO Lanao del Sur, particularly po dyan sa area po ng Lanao del Sur. Yes sir, assalamualaikum po sir, no? Mir Natepadan po. Sir, para naman po sa pangatlong katanungan po, no? Kamusta po yung vaccination program natin sa BERMN? And as of today po ba, ilan na po ba lahat ng napunahan, sir? Yung update naman, patungkol po. Sa kasalukuyan, meron na po tayong total na natin COVID-19 vaccines against COVID-19 ay nasa 481,800 first dose o nakatanggap na po ng kanilang first dose. 266,509 naman yung nakakuha na second dose or yung pong nakakuha ng single shot na vaccine J&J. So we can say that the 266,509, ito po yung considered to be fully vaccinated or would be considered na very soon to be fully vaccinated. With regard to the increase nung nabakunahan natin for this week, we were able to administer close to around 19,000 doses just for this week. So nakikita po natin na talagang pinapaigting pa natin. Pinapabilis po natin yung pagbabakuna. And recently, as announced by the President ng ASEAN, we're just waiting for the final implementing guidelines. Linunto na rin po ng National Interagency Task Force on COVID-19. Nasisimulan na rin po natin yung pagbabakuna for the general public. So ibig sabihin po nito, yung prioritization, although nandiyan pa rin po yan, ay pwede na rin po natin bakunahan yung iba pang not necessarily kasama dun sa mga unang nabanggit na priorities tungkol sa ating vaccination. Basta po willing na, no, at pasok na po dun sa age requirement, specific vaccine at yung iba pang mga technical considerations or medical considerations, ay pwede na po natin bakunahan yan. And this is a strong signal para sa ating publiko na talaga po pinapalakas na natin at pinipilisan po po natin lalo yung pagbabakuna para po maabot na natin yung tinatamasa po natin na target na herd immunity, which is around 70% of the population ay mabakunahan na po natin. Yes po, sir. Sir, how about po yung online registration vaccine natin? Overwhelming po ba yung pagtanggap ng Bangsamoro? Gaano na po kadami ang nagparehistro po? Last time we checked, meron pong 150 na online vaccination registration. But recently, with the coordination with the National Interagency, particularly yung Vaxcert PH, no, we are now exploring yung idea of synchronizing yung dalawa pong portals na yun. Kasi currently po, may tinatrabaho na unified, no, from the national government. In effect, parang ganun po dun sa ating online registration. So we've begun the initial preparations for this para po ma-unify natin, mag-isahan natin the rest with the country. Yung pong vaccination registration, yung vaccination card, certification, and validation. So nauna lang po kasi tayo dun sa Bangsamoro region. But then again, para po mas consistent, mas maging align tayo with the national efforts. We are now exploring yung pag-iisa po itong dalawang system natin. But then again, continue pa rin, no, yung ating po registration dyan online. Especially dahil nga po may announcement na we will be vaccinated or we will be opening the vaccination for the general public, ay mas lalong malaking tulong po yung pagkakaroon ng pre-registration at pagkakaroon ng mga schedules, no, posting ng schedules kung saan po pwede mong pabakuna din sa ating mga identified na vaccination card. Yes, sir, no. Sir, last message na lang po. Ano po yung panawagan natin sa mga Bangsamoro constituents po? Go ahead, sir. Sorry, na mag-get. So, mahina yung
Any last message po, sir? Ano po yung panawagan natin sa ating mga Bangsamoro constituents po? Yung pong ating panawagan sa ating mga kababayan na nakikinig kayo, ulitin po natin yung panawagan din po ng ating chief minister na sa pangunguna sa inter-agency task force ito po sa ating region. So, panoon po ng pandemya yung pong pagunawa pagkakaisa at yung halakas sa pananampalataya yung pong ating pagiranin sa mga panawagan. Yung pagsunod po sa protocol, yun pa rin po yung una nating panangga talaga no, sa ating pong laban ng COVID-19. At ito po ay hindi lamang para maprotektahan ng ating pong mga kababayan, ating family, but bilang tulong na rin po sa ating pong mga medical partners and workers na talaga pong nangunguna sa pagsurbisyo at pagsakripisyo. We would like to take this opportunity to again express our heartfelt gratitude sa ating pong mga partners and workers na talagang nangunguna ng dito po sa ating pera against COVID-19. At we'll take this opportunity again para po stress na yung importance po ng pagpapakuna. We would like to remind and encourage everyone na kung kayo po ay eligible na to get the vaccines ay magpapakuna na po tayo. Dahil ito ay hindi lamang proteksyon sa sarili at sa ating mga pinamahal. Ito po ay tulong nyo na rin po sa ating pong reunion na makabangon agad-agad doon po sa insala na wala nito ang COVID-19. Insala sa ating pong pagtutulungan, pag-inilawa sa mga sapanalataya. Kaya po natin labanan ang COVID-19. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng mga importante usapin at paalala mula po sa inyong Bangsamoro Inter-Agency Task Force on COVID-19. Yes po, maraming salamat din po sir sa pagpapaunlak ng panayam ngayong umagang ito. At yan po si Bangsamoro Inter-Agency Task Force Spokesperson Muhammad Asning Pendatul. Mabuhay po kayo sir. Mabuhay na kayo. Keep up the good work. Thank you po sir. Yes, partner, no, alam po natin na busy si CABSEC ngayon, pero binigyan pa rin po tayo ng time para magbigay ng updates. So, siguro partner, dahil kapos na rin tayo sa oras, atin pong pasalamatan ang ating mga partners, especially yung ating mga international partners na patuloy na nakasuporta sa ating Bangsamoro government. Yes, and we would like also to promote our social media accounts. Sa ating Twitter, i-follow lamang ang Bangsamoro Government. At ang ating page, sa Facebook page, ang Bangsamoro Government. And may verified check po yan. And nasa 100,000 na rin ang ating followers. And for our Facebook and YouTube account, andyan din po ang Radyo Bangsamoro at ang Bangsamoro Government. And ang ating bagong segment sa bio, ang Pasada alas 7. Everydays po yan, Mondays to Friday. Manatili lamang po na subaybayan ang ating mga mainit na balita sa Pasada alas 7 po. And of course, pinapasalamatan natin yung ating mga partners, yung mga line agencies na parating nakasuporta sa atin. And of course, yung mga international NGOs, ang ating the UNICEF, the Asia Foundation, Subatra, UK UNDP. Government, UNDP, at iba pang mga international agencies na sumusuporta sa atin o sa Bangsamoro Government. And paalala lamang no, sa palagi pa rin sumunod sa minimum public health standard, gumamit pa rin ng mask at face shield, especially pag nasa labas po tayo, maghugas na rin ng kamay at gumamit ng sanitizer. Keep distance po and physical distancing at sundin ang BIDA solusyon, ang bawal walang mask. I-sanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 meter at alamin ang tamang impormasyon. Yes, partner, and of course, binabati po natin ang ating mga bosses, ang ating mga leaders. Binangungunahan po yan ni BARMM Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim. Assalamu alaikum po, sir. And of course, ang ating BARM Chief Senior Minister, Sir Abdul Raof Makakua. And ang ating Assistant Senior Minister, Sir Abdullah Dong Kusain. Ministers from different ministries, offices, and agencies. At ang ating Bangsamoro Information Executive Director, Sir Amin Andrew Alonto. Magandang umaga po sa iyo, sir. And binabati rin namin si Sir Al-Bashir Saiden kasama ng kanyang team, si Aziz, Kuya Zay na nandito ngayon. Maraming salamat po, Kuya. And of course, si Edsla, photographers natin, ang ating mga editors and ang admin people. Assalamu alaikum po. Yes, and ating mga writers.
na talaga namang napakagagaling. And of course, yung ating mga Bangsamoro constituents na patuloy na nakikinig sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Yes. And of course, dahil kapos na po tayo sa oras, disclaimer lang po, Radyo Bangsamoro is a block time radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and guest of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. At dyan nagtatapos ang isang oras ng balitaan at talakayan sa Radyo Bangsamoro. Samahan niyo po kami muli sa susunod na Sabado. Ako po si City Fairud Zabdula. At ako naman si Mirna Tepadan. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office, ito ang Radyo Bangsamoro. Maraming salamat po. Assalamualaikum at magandang umaga.